Welcome back sa Legacy Pigeons TV. Malapit na nga yung karera natin, nag-announce na ng training yung mga club. Tuesday, mag-start na ng first training sa club namin dito sa Pampanga. For today's video, mag-mix tayo ng patukan natin. Meron tayong mix na pinost way back, siguro 1 year ago, 2 years ago, nung magsimula tayo mag-vlog. Sinubukan ng mga nagtiwala, maganda naman ang naging resulta. So, ngayon, papakita ko ulit yung mix natin. Pero this time, level up tayo. Nag-upgrade tayo ng patuka. Papasilip ko sa inyo. Tara! Ayan ang bago natin mix. So dati pa rin, Hagibi Super Conditioner, concentrate, pang manok. Ayan, tag 40 na ang kilo ngayon, mahal na. Tapos dati pa rin, safflower. So kung gano'ng karami ang concentrate mo, ganun din karami ang safflower. So 3 kilos to, bumili ako ng 3 kilos din na safflower. Yan yung una nating timplahan dati, itong dalawa lang. Ngayon dinagdagan natin ng sorghum. Explain ko sa inyo kung bakit sorghum. So yung traditional na dinadagdag sa patuka ay yung mais. Kaso hindi lahat ng kalapate ay gusto ang mais. Ngayon meron tayong substitute. Itong sorghum. Ang sorghum ay mas mataas ang protina ng bagya. Bagya lang. Kung 8% ang mais, ito 9.5%. Pero ang carbohydrates nito o yung energy na ibibigay sa kalapate nyo ay ibang klase. Yan. So, kaliit-liit na mga butil pero yung nutrients nito eh talagang siksik in terms of energy source. Yan. So, idadagdag natin sa ating mix. Isa rin kadahilanan kaya hindi tayo nagmamais eh masyadong mainit sa katawan. High in gluten. So, kung mainit na to dahil fats to, ito rin may mga mais na tsaka grains. Yan. Hindi na natin dadagdagan ng mais. Pero kailangan nating magdagdag ng pampalit na hindi masyadong mainit sa katawan at saka magandang source ng energy. Yung sorghum ay mataas sa complex carbohydrates. Ang simple carbohydrates, yan yung tulad ng dextrose na mabilis ma-absorb, mabilis tunawin, i-convert sa energy. Ito, complex carbohydrates, mas matagal siyang nadadigest ng maibon natin. So bagay na bagay para sa pangmalayuan na liparan. So sa tao, yung mga athletes gumagamit ng complex carbohydrates para sa marathon tsaka sa mga matitinding training. So gagamit din tayo nito, magdadagdag tayo pero hindi sobrang dami. Yan. So 3 kilos, 1 kilo na sorghum. Tapos ito, kung napansin nyo, yan, hindi siya buto. Yan, kakaiba yung tsura, di ba? Pagkain niya ng pusa, cat food. Itong dalawang to, magandang energy source, kaso kulang sila sa amino acid. Ito naman, fats. Energy source din to, na-store to sa katawan ng kalapate. Di ba? Pero yung protina niya mataas, pero yung amino acid na kailangan natin para sa mga jet fighter natin, pupunan natin gamit ng cat food. Nakita ko to sa vlog ni Mr. Willem de Bruin ng Holland. So si de Bruin ay yung tinatawag nilang flying dentist sa Netherlands. Napakagaling na magkakalapate. So bago pa sumikat si Peter Binstra, si Van de Merwe, meron munang Willem de Bruin. So yan, pinapakain niya yung mga kalapati niya ng cat food, so gagayahin natin. So ayan, halong-halo na yung mix natin. Kung nakikita nyo, wala masyadong piece. Ang pinaka-piece niya lang ay yung laman ng concentrate, which is split piece na. Control tayo sa piece kasi hindi sila masyadong maganda pagdating sa derby. Pansin nyo rin nakahiwalay ito kasi ibibigay natin siya ng separado sa mga panglipad natin, sa mga panlaban. Hindi natin siya ihalo dito. Alagay lang natin dyan at ibibigay lang natin pag kailangan. So yun, pinakita ko na yung mix ko ng patoka. Pwede nyong gayahin pero guide lang yan ha. Kumbaga kung anong hiyang ng mga ibon nyo, kung anong hiyang ng sistema nyo, dun pa rin kayo.
Ayan, kung nagsawa na kayo sa sistema nyo dahil hindi umobra, pwede nyong gayahin yung feeds natin. At syempre, shoutout sa mga taong to. Yan. Salamat sa pagtangkilig at pagsuporta sa channel natin. So, dito na natin tatapusin yung vlog natin for today. Again, subscribe, like, and share. Comment kung taga-saan ka for future shoutouts. Thank you, bye!